Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pagbaliktad ni Ryan Garcia, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So tila tuluyan na nga po talagang bumabaliktad ang former WBC interim lightweight champion Ryan Garcia sa kampo ng Golden Boy Promotions ni Oscar De La Hoya. At mukhang tumutungo na talaga ito sa direksyon ng amo ni Gervonta Tank Davis na si former undefeated 5 division world champion Floyd Mayweather Jr. Sa latest post po kasi ni Garcia sa kanyang official Instagram account ay ipinasilip nitong nag-e-ensayo siya kasama si Mayweather. Bagay naman na hindi na ikinagulat ng lahat dahil nitong nakalipas na buwan lamang ay namataan na si Garcia at Mayweather na magkasama sa publiko. Subalit nilinaw nga po ni Mayweather na bagamat gusto niya daw talagang kunin si Garcia at ilagay sa kanyang Mayweather Promotions, ay hindi niya daw ito gagawin hanggat may sabit pa si Garcia at may kasalukuyang aktibong kontrata sa ibang promoter. Pero kung magkataon nga daw na libre na ito at wala na itong kontrata sa ibang promoter, ay walang duda daw na agad niya itong kukunin upang siya na ang humawak dito. Madami naman ang nagulat matapos sabihin ni Garcia na nakikinig at natututo daw siya sa best fighter ng buong mundo na si Floyd Mayweather Jr. Madaming tagahanga ni Floyd ang natuwa sa sinabing ito ni Garcia dahil natauhan na daw ang bagitong knockout artist. Subalit madami naman nga pong tagahanga ni Pacquiao ang sinasabing balimbing daw si Garcia dahil madalas daw nitong sabihin dati na ang ating pambansang kamauman ni Pacquiao ang best fighter sa buong mundo. Subalit ngayon umano ay bumabaliktad na ang pananaw nito. Sa kabilang banda naman mga idol ay ngayong araw na nga po magaganap ang official and final weigh-in ng ating pambato na si former world title challenger Vincent Astrolabio, kung saan makakatapat niya ang matibay na pambato ng Thailand na si Nawapon Kai Kanha. May professional record na 58 wins with 48 knockouts at 2 talo lamang. Bagamat hindi pa nag-uumpisa ang final weigh-in habang ginagawa ang video na ito, ay mukhang hindi na tayo magkakaproblema sa timbang ng ating pambato. Ito po ay dahil ayon kay SV na kasama ngayon ni Astrolabio sa Thailand, ay tumimbang na ng 117.8 pounds si Astrolabio kahapon. Pasok na pasok sa 118 pound limit ng bantamweight division. Napaka-importante po ng laban na ito para kay Astrolabio dahil bagamat natalo siya sa unang sabak niya sa world title fight nitong taon lamang kontra kay WBO bantamweight world champion Jason Moloney, ay muli nga po siyang magkakaroon ng pagkakataon na mapalaban ulit sa isang world title fight. Ang laban po kasi nila ni Kai Kanha bukas ay magsisilbing WBC Final Eliminator title fight. Ang mananalo sa kanilang dalawa ay ang siyang magsisilbing number 1 contender at mandatory challenger para sa kasalukuyang WBC Bantamweight World Champion Alex Santiago. Kaya naman kailangan talagang maipanalo ni Astrolabio ang laban bukas. Kung atin pong matatandaan ay nasungkit ni Santiago ang nasabing titulo matapos ng kanyang hindi inaasahang pagkapanalo kontra sa isa pa nating pambato na si former 4 Division World Champion Nonito Donaire Jr. nitong nakalipas na buwan lamang sa undercard ng Errol Spence Jr. versus Terence Crawford. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaibang laban ng mga Pinoy.